Hey guys, what's up? Radmanto Sherman here. Kumusta kayo lahat, guys? Hope everyone is doing great. So, for this video, guys, just want to update you regarding the VFC Knights Armament SR-16 Airsoft Gas Blowback Rifle. So, ito yung 16.5 inches na barrel, no? Kasama to. Okay, 16.5. Yan. So, yeah, if you're following our FB page, pinost ko dun na na-realize ko or na-testing ko na ito ay made of steel. Kasi nga, di ba last time, parang pag kinakwento ko, di ba sa mga previous vlog natin, sinasabi ko na hindi siya steel, di ba? Kasi nga, ang sinasabi, papakita ko sa inyo, kakalasin ko na, no? Kakalasin natin siya, ayan. So pag kinakalas to, katulad ng sinasabi ko before, same sa real firearm. Ganito rin yung pagkalas na tunay na firearm. Okay, so ito, kakalasin natin yung bolt. So this is the bolt. So yung bolt na bolt carrier group ng Knights Armament, meron same yung design niya compared sa katulad sa URGI, pero ito steel siya, tapos meron siyang markings. Okay? So ayan. So ito meron tayong magnet dito. This is ko, refrigerator magnet. Ting. Okay, kahapon ko lang siya nalaman. Ay. Ano magnet pala to? Ah, steel pala to. Hindi ko alam na steel. Akala ko lahat ng VFC para parehas, hindi. So, yun. So basically ito legit na version 3, no? Latest version kasi nga daw ako nalilito na rin ako kasi pag tinanong ko kay supplier, sabi ni supplier version 3. Pero yung isang URGI natin, version 3, pero hindi naman siya steel bolt. Pero ito version 3 steel, yeah. So, hindi ko alam. Okay? So ayan siya, steel siya, guys. Okay? So ito, tapos yun nga, steel na rin lahat, no? Tapos ito nga, yung Knights Armament, this is ambidextrous, yan. Ito yung ambidextrous para sa bolt release, tapos ito yung ambidextrous na fire selector switch. Okay, ambidextrous siya. Yun yung maganda dito compared dun sa ano. Pero, medyo nakakabaan ako dito kasi 16.5 eh. Parang ano to eh, parang pang mga malalaking tao. Ako kasi hindi naman ako ganun kalaki, kaya parang medyo... In the future, masasanay din ako dito. Medyo nabibigatan ako kasi parang tunay nga na baril. Parang tunay siya na rifle, eh, guys. Okay? So, ayan. So, ganito siya, if ever. Ayan, oh, diba? Kita mo yung haba, oh. Pero ganyan ang paghawak talaga niya. Hindi yan dito hinahawakan. Hindi talaga hinahawakan niya. Okay? Ayan, ganyan niya. Oh. Tapos ito, kita mo to. Ayan. Okay. Alam niyo na ito, may bag na... So, ito, yung ano niya, yung muzzle, ano ba to? Flash hider yata to or muzzle brake. Ito yung parang pwedeng kabitan ng suppressor na quick detach. Yung parang may mga bulitas, you know. Kasi may mga kanal-kanal eh. Alimutan ko anong tawag dito eh. Pero meron kasing ibang mga airsofter or yung iba na bumibili sa akin ng airsoft rifle. Nung nakita nila to, uy, yun na lang. Parang alam nila to eh. Kasi nga parang meron silang tunay na baril yata eh. So parang alam nila kung anong tawag dito sa ganitong muzzle. So parang gusto nila to. Okay, so yun. Ako naman, gusto ko yung parang birdcage lang, yung ordinary lang. Okay, so yun nga, ato din sinasabi ko, kanya-kanya talaga tayo ng trip, okay? So ito guys, ngayon, isa pang i-update ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo FPS. Kasi nga, di ba meron tayong review na to before, hindi ko, yun nga, aside from hindi ko na-explain na steel yung parts, yung unang review natin na tong unit na to, eh yung FPS dun sa video na yun is nasa 400 lang, di ba? So, yun, pwede ko naman alam eh. Okay, so ngayon alam ko na hindi pala 400 ng FPS niya. Kumbaga parang ano kasi siya, parang ano ba, adjustable FPS kasi siya. So ito guys, nilagyan, ito yung magazine, nilagyan natin ng 0.20 grams na jer lang. Okay, meron pa kasi akong jer, kaya actually hindi na ako nagbebenta ng mga jer na BP. Pero meron pa, yan nila, inuubos ko na. So nilagyan natin ng green gas. Okay, green gas natin, jay ko rito to lang, 12 lang. Hindi pa 14. Halo yata eh. Kali na rin kasi sa bahay ito, inahalo-halo na. Kasi minsan, swaya ko, ginagamit ko 14. Tapos, pag dito, ginagamit ko 12. So, anyway, check nyo na lang kung ilan yung FPS ito. Pakita ko sa inyo. Okay? And. Tapos, o nga pala, yung ano pala nito, yung hop-up backing niya. Color blue eh. Color blue yung hop-up backing niya. Hindi siya katulad sa URGI. Iba siya eh. So, hindi ko sure kung bakit. Kailangan ko pa i-check. Basta ganun. Basta medyo iba to. Kasi yung URGI, yung black tan, ano siya, hindi siya license unit. No? So, okay. So, ito guys. Pasok natin.
Okay? So yan, tingnan niyo kailan yung FPS. Teka lang, wait lang. Woo! 564.5. Ow, lakas ah. Ingat ako dun. 564.3 562.4 562.7 Basically, ito yung pinakamalakas na rifle na hawakan ko eh. 562.7. So, malapit pa sa kanya, consistent siya, hindi siya bumababa. Okay? So, parang ito na yata yung maximum na to eh. Kasi kahapon ko lang kasi siya na-set, pero hindi ko siya na-vlog. Kasi may medyo pagod na ako. So, ngayon ko siya binalag. 562. Ano mo, nakaka 4, no? 4 shots? Ay. Nala palang bala. Okay. Sige, lagyan natin ulit ng bala. Ang bala. Naka-disable kasi yung ano eh. Ang tawag doon? Dinisable ko kasi yung ano na to. Dinisable ko ang pang-open bolt. So pag wala na siyang bala, hindi siya nag-open. Wait, gado ng gas. Tinanggal ni Redman. Ooh, lakas. 544.1. Wala pala yung kanina. Ayan, bumababa na pala siya. 535.6 538.3 530.2 527. Lakas to. Hindi ko alam kung may kinalaman yung haba. Okay? Kasi yung URGI ko, nung sinet ko kasi yun, in-adjust ko, 520 lang yung nakuha ko dun eh. Pero yung URGI ko kasi, ang length kasi nun is, yung barrel niya parang 12 inches lang. Parang ganun. Pag tinanggal mo yung muzzle, yung flash hider nun, makabawasan pa 2 inches yun. So, mga, siguro, baka 10 inches na siguro yun, yung pinaka-length ng barrel nun. So, or ano, 10.5. Hindi ako sure. Pero ito kasi mahaba kasi ito eh. So hindi ko alam kung may kinalaman yun. No? Kaya umaabot siya ng 560. Okay. So, teka nga, palit na ako ng magazine. May isang magazine pa ako dito eh. Oh, wala. 540 na eh. Okay. Kala ko baka ako mag 570 eh. 555 543 545. Okay na, tama na. Nabibingi na ako, wala na palang bala. Ito meron pa isa. Tama na. Tama na, pero bumabaril pa eh, no? Tapos ito nga, yung ano na to, iron sights niya, parang naka ano, naka side. So, ako, sa tingin ko, yun sa previews, yun sa previous video, di ba sinasabi ko na yung iron sight, lagi dito, di ba, usually nga, mga kinakabit nga dito is yung mga red dot na nga kasi, no? Kasi nga, parang bihira yung gumagamit ng ano eh, sa rifle na kahit na nga pistol, di ba, kinakabitan na ng red dot, di ba? So, lalo na sa rifle kasi nga, mas mahirap kasi pag sa rifle, saka malaki naman kasi ang rifle para mas mabilis mo talaga makita, di ba? So, ngayon, gagamitin mo lang yung mga ganito is kapag ganun. Pero sa tingin ko, pwede mo siguro gamitin to pag malapit lang. Kunwari, sabihin natin malapit lang yung target mo. Pag malalagyan ng red dot, sumilip na sa ibabaw. Tantsahin mo na lang, parang ganun. Tapos pag medyo malayo yung target mo, saka magamitin yung iron sight. Di ba? Parang ganun siya. So, kunwari, malapit. Wait nga, dito na talaga eh. Kunwari, malapit na yung target mo. Siyempre, pag malapit lang, parang ganito. Wag ka na tumingin, tingnan mo na lang yung target. Tapos pag malayo na yung target mo, tingnan mo yung ano.
Silt sana kasi milip. Diba? Ganun siya. Ako, pumipikit ako eh. Ang liit kasi ng butas eh. Wow! Nabingi ako dun. May bala pa ba ito? Wala na. Okay. So, ayun guys. Yun lang. In-update ko lang kayo para alam ninyo. Okay? Kasi may nagtatanong kasi sa akin kung ilan FPS. Tapos sinasabi ko, ganito FPS nito. Tapos nasasabihin, eh, ba't nakita ko sa video mo? 400 lang. O, eto. Kita mo na. Diba? May ebidensya na tayo. 560 ah. 560 nga ba? So, anyways, thank you for watching, guys. Until next video, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.